So eto na nga po mga idol coach, team ko kukuha ng star player sa Barangay Ginebra para gawing reserve player ng Gilas Pilipinas. And bago natin yung pag-usapan mga kaibigan ko, pa-like and subscribe po muna and pa-hit ng notification bell. Maraming salamat po mga kaibigan. Alam naman natin na may problema ngayon ang Gilas Pilipinas dahil nga po kumpirmadong hindi makakapaglaro. Eto nga pong si AJ Edo at Jamie Malonzo. Sa pagkakataong ito, pinakamabisang paraan at plan B na gagamitin ni Coach Tim Kun ay kumuha ng mga player na kung saan ay kabisado na niya ang galawan at alam ang kanyang sistema. Ang tinutukoy po natin ay ang mga star player po ng Barangay Ginebra. Ilang mga star player ng Barangay Ginebra ay posibleng gawing reserve player ng Gilas Pilipinas kung sakaling hindi makakuha ng kapalitan nga po ni Jamie Malonzo at ni AJ Edo. Sa kabilang banda naman, pinag-uusapan kung sino nga ba ang dapat ipalit kay AJ Edo na pag-uusapan na deserve at mas magandang ipalit. Eto nga po si Justin Baltazar, which is kaslos kasing height lang nila o magsing height lang sila at maganda pinakita sa SGA. Kung titignan nyo mga kaibigan, para sa akin sistema ni Coach Tim Kun. Kaya po kung sakaling magbigay siya, kumuha siya ng panibagong star player pamalit kay AJ Edo, ay sigurado magpipit po yun sa mga player ng Gilas Pilipinas. Marami nagsasabi kumuha ng ilang player or ibang player at dapat nga sana daw ay si Renza Bando ang napasama sa first 12 or sa final 12 ng Gilas Pilipinas at hindi ang ibang mga player na walang napapatunayan. So may tinutukoy tayo mga kaibigan kung sino yung mga player nga po na hindi nararapat nakapasok or nakapasok nga po dito sa Gilas Pilipinas. Maraming mas deserve mga kaibigan, pero alam naman natin sistema ni Coach Tim Kun, dumadaan yan sa plan A hanggang sa plan C. Kapag hindi nag-fit itong plan A, siguradong plan B ang ipapasok po ni Coach Tim Kun. Ilang mga star player ng Barangay Ginebra naghahanda na ngayon mga kaibigan, at alam naman natin kahit si Scotty Thompson ay aminado na nagbago ang galawan niya, hindi nakagaya ng old games niya mga kaibigan. So masasabi natin na hindi pa masyadong handa ang Gilas Pilipinas natin. Pero dahil nga po ilang buwan pa or ilang linggo pa simula ngayon, magsisimula na nga po ang FIBA Olympic Qualifying Tournament, ay kailangan nilang dumaan sa matinding practice at pag-e-ensayo. Dadaan din po sila sa tune-up game. So masusubukan talaga ang sistema ngayon ni Coach Tim Kun. Mga kaibigan, para sa akin kahit yung mga player o mga old players na po ang gamitin dito sa Gilas Pilipinas, kahit nga po yung mga Ginebra players, walang problema kung mapasama dito nga po sa mga young Gilas player tulad po nila Kai Soto, ay sigurado magkakaroon ng tandem dahil may chemistry at momentum na sila noon na magkakasama. Well mga kaibigan, ang dami pa nating kaganapan. So dyan lamang po kayo, and please huwag kalimutan mag-like and subscribe po.